Balak mo bang pasukin ng ganitong trabaho? In this video, ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga tunay na nangyayari sa mga rider kagaya ko. Kaya tara, samahan niyo ako. Hi guys, Shiplugs here and welcome to my channel. So, kamusta kayo lahat? And kamusta ang bawat isa mga tal? Actually, matagal-tagal din tayo hindi nakapag-vlog. Parang almost 1 week din ako hindi nakapag-vlog. Gawa nga ng nag-birthday tayo. Tapos umalis tayo ng Manila. Nag-out of town tayo. And ayun, today magbablog lang tayo kay Joyride. Actually, hindi pa ganun ka ganda yung pakiramdam ko. Pero ayun, kailangan natin kumita mga tal. Wala pa rin tayong intercom pero ayun, may good news ako sa inyo na may inaantay tayo pero hindi ko pa muna sasabihin sa inyo tsaka na lang pag dumating na. And ang good news ko din sa mga tol is malapit na tayong mag 10k. So ayun, gusto ko sana kasi siyang umabot ng bago mag December para at least kahit papano happy yung mabibigyan nating helmet, kumbaga magiging masaya yung Pasko niya sa December. And yun, just share this video mga tol sa mga kamag-anak ninyo or else dun sa mga kakilala ninyo na mahilig mag-delivery or joyride mga tol. And yun, para at least kahit papano gumanda yung Pasko ng mabibigyan natin. So ayun, samahan nyo lang for today's video. I think ang gagawin ko is mag-voice over at at the same time gagamitin ko lang itong isang camera natin sa harap. And abang wala pa tayong intercom, pagpasensyaan nyo na ako mga tol. Pero ayun, malapit na. So ayun, samahan nyo lang for today's video and let's go. p.m. nasa Batasan tayo at nagpagas muna ako. Pero wala pa rin tayo nakukuha ang booking. After 5 minutes na pasukan tayo papuntang Novaliches, kaya dali-dali pinuntahan ko na kagad. Ang problema, pagdating ko sa may pickup, hindi siya sumasagot. Nang biglang may nakakilala pala sa kanya. Papaka-cancel ko na lang, kahit i-cancel na lang niya. Kasi may hirap kami. Patol, yung first booking natin, bali-cancel siya. Gawa nga ng ayaw sumagot pagdating ko. Siguro wala pang 2 minutes na karating kaagad ako sa dito sa location kasi nag-u-turn lang ako. Pagdating ko, hindi na siya sumasagot. Tapos, message ako na message, hindi na siya sumasagot. Kumbaga ano ba naman yung sumagot ka, paki-cancel mo lang. Wala nang problema na nagsayang ako ng gasolina eh. Ang mali ko lang kasi, hindi ko na kinonfirm yung booking, basta dumaretso ako dahil nga, sobrang lapit lang talaga. As in, actually dapat, kumbaga sobrang lapit lang, wala pang isang minuto nandito na ako. Kaso nga lang, kailangan mag-u-turn dahil one way. So, ayun, wala, ganun talaga, part talaga ng trabaho. And napang lang ulit tayo ng ibang booking. So time check mga tol, it's already 7:05 pero hindi pa rin ulit tayo nakapasok. Actually mga tol, hindi talaga ako magkakat masyado dito sa vlog na to para makita nyo yung tunay na nangyayari. At exactly 7:26 p.m. nakakuha tayo ng first booking natin. Dito rin pala ba sir? Kaliwa po? Kaliwa. Dito sir? After nyan, tumambay muna ako ulit para maghintay ng booking. Lapit lang ata kayo dito. Minsan may konting kwentuhan sa mga customer. Punta rito sir ah, ano to? Ano to, parang magiging small BGC to. Pagkatapos lahat ng mga establishment. Parang ano, parang KBR. At nakarating na kagad kami sa drop-off. Oo, may mga ganito talagang rate si Joyride na 50 pesos lang talaga. Mga tol, napasukan tayo ng booking at 200 daw siya. Pero ang rate lang niya nasa 170 lang yung rate niya. Papunta siya Novaliches din dito rin. So, pick-upin na natin sir. Let's go. Hello po sir, good evening po sa Joyride. Nandito na po kayo sa loba? Ako po sir, nandito na po. Okay po, wala ba siya po kapag-ing po? Sige po. Kali 170 lang pala yung rate, tapos gagawin 200 mga tol. Novaliches din to sir, no?
Minsan naman may encounter ka talagang galanting customer, kagaya ni sir. Para nilang pang voice over. So, time check mga tol, it's already 9:03 na ng gabi and nakakatatlong booking pa lang tayo mga tol. And, bali medyo hindi ganun kaganda yung araw ngayon, gawa nga ng sobrang tagal talaga natin nakuha ng booking kanina. Tapos hindi rin ganun kaganda yung booking, buti ka mo, may customer ako na medyo galante itong last ko mga tol. So, ayan. Hindi talaga araw-araw na maganda kay Joyride mga tol. May mga araw talagang bolats din. Pero ano, kumbaga palag lang mga tol. Kumbaga ganun talaga. Hanggang mamaya pa naman tayo pabiyahe. Malay mo naman. So ayun. Palitan ko kayo mamaya guys pag nakukuha na pa tayo ng booking. Let's go. At dahil wala tayong makuhang booking, gumapang tayo hanggang dito sa May SM Fairview at kumain muna ng kwek-kwek para at least kaya paano mag-exam yung gutom natin. At exactly 9:45 PM na pasukan tayo ng booking. Minsan may ma-encounter ka naman na ganito kakukulit na customer. First time niya, ma'am. Siyempre pa ka na mga ano. Pagka-trap ko kay ma'am, akala ko sunod-sunod na ulit. Dito na rin pala magsisimula ang kalbaryo ko sa pagkuha ng booking. So, time check mga tol, it's already 10:10 na na ngayon ng gabi. And nakaka-apat na booking pa lang tayo mga tol. So, yun, balitan ko kayo mamaya guys. And let's go! So, totoo lang mga tol, sa ganitong trabaho, kailangan mo talaga magbaho ng maraming tiyaga at maraming pasensya. Dahil hindi araw-araw, Pasko sa ganitong trabaho. After tumambay ng ilang minuto, lumipat ulit ako ng lugar. Bale, ang ginawa ko dyan is lumipat lang ng lumipat ng iba't ibang lugar nang biglang mapasukan na tayo ng booking. Hindi ko na rin pala nabidyon si ma'am nung pag-pick up ko sa kanya dahil sobrang nagmadali na rin ako dahil sobrang layo rin talaga ng pick up. Kaya yan, sa drop off na lang tayo nakita. After niya, napasokan naman tayo ng booking pero sobrang layo ng pick up, almost 6 kilometers kaya kinonfirm ko muna ang booking. Ma'am, sorry, medyo malayo lang po yung pick-up. Okay lang po, mga 15 minutes away. Malayo po, try ko na lang po. Ah, sige po. Bali, on the way naman na po ako, ma'am. Thank you. Ingat, ma'am, sa pangalan ingat, mo? Fred. Mike. Ingat, tol. Salamat, well, Mike. Pares pa tayo sa Mateo. Winner na ako, ma'am. Hindi ka na rin. Hindi ka na kukuha. Itan. Actually, kahit malayo, kinuha ko na rin kaysa magpaikot-ikot pa ako para kumuha lang ng booking o magkaroon. So yun mga tol, bali nakakuha na tayo ng booking pero sobrang layo ng pick-up mga tol. Mga 5 kilometers away pero papatusin mo na kaysa wala. Let's go! Wanna be free of this heart. I wanna feel your arms around. I need you more, busy here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide it forever? Should I close my eyes and never again? After niya, naibaba ko na rin si ma'am. After niyan, halos din na rin ako napasukan ng booking. Mag-aalauna na. Parang 12:28 na mga tol. So ayun, bali ang total na kinita natin yung 692. Pero syempre, ima-minus mo pa dyan yung 120 na gas ko. Tapos nag-top up ako ng 200. Pero may natira pa naman na parang nasa 80 pesos, mga ganun, mga tol.
So, ayun. Ganito yung reality ng mga riders, mga tol. Minsan talaga, may araw talaga na hindi talaga maganda or else may araw talaga na medyo talo talaga, mga tol. Pero yun lang. At least kahit papano, di ba? Meron at meron ka pa rin ka mauwi sa pamilya mo. So, ayun. Siguro balitan ko kayo mamaya, guys. I'm not sure kung itutuloy ko pa ito kasi medyo inaantok na ako. Or else, sasagad tayo hanggang madaling araw. Pero let's see, mga tol. So, balitan ko kayo mamaya, guys. Let's go! Almost 1 hour na akong paikot-ikot sa daan, kaya I decided na kumain muna ng siopaw. Sa totoo lang, mga tol, tiyaga, sipag, at pasensya sa gantong trabaho. Hindi araw-araw, malaki talaga ang kita. Tibay at lakas ng loob ang labanan sa ganitong trabaho. Dahil hindi araw-araw, malaki ang kikitain mo dito. Ginawa ko talaga itong video na to for awareness para sa mga gusto at planong mag-apply. Dahil sa totoo lang, mga tol, yung mga nakikita o napapanood yung videos ko ay cut na yun. Kumbaga, kinakat ko na yung mga tunay na nangyayari bago ko makuha ang booking. Kaya ang akala nila ganun na lang kadali sa gantong trabaho. Pero nagkakamali kayo. Kaya sa mga balak mag-apply na pasukin yung ganitong trabaho, kailangan buo ang loob ninyo. Para dumating man yung time ng mga ganito, hindi panginaan ang loob ninyo. Palagan nyo lang kung ano man yung dumarating sa inyo. So yun lang, maraming salamat sa panonood. See you next vlog.